Midnight Man. Nangyari ito nung umuwi kaming magpapamilya sa probinsya nila Lola. After so many years, nakauwi rin doon. Sila Lola lang kasi madalas ang nagbabakasyon dito sa bahay namin sa Manila. Tatlong magkakapatid sila Mama. Yung isa nilang kapatid nasa ibang bansa at mukhang wala nang balak umuwi dito sa Pinas. Yung isa, si Tia Tesang. Siya lang ang bukod tanging kasama ni Lola sa bahay mula nang pumanaw si Lolo. Wala itong asawa o anak. Masungit ito at mataray. Sabi naman ni Mama, ganoon daw talaga kapag matandang dalaga. Medyo mahina na si Lola nung umuwi kami roon. Hirap na siyang tumayo kaya sa kwarto na lang ni Tia natutulog. Yung dating kwarto nila Lola at Lolo, bakante. Pero ganoon pa rin naman ang ayos. Regular pa rin nililinisan ni Tia. May isa pang bakanteng kwarto roon. Yun talaga ang kwarto ni Mama dati. Sama-sama kaming umuko pa roon. Ayaw kasi ni Tia patulugan yung dating kwarto nila Lola. Likas na masungit si Tia. Ubod ng istrikta. Lagi niya kaming sinasaway kapag nagkukulitan kami ng mga second cousin ko. Huwag daw kaming maingay. 2 days bago kami bumalik sa Manila. Gabi na yon. Siguro nasa 10 p.m. Nandoon pa rin ang mga pinsan ko. Naglalaro kasi kami noon ng snake and ladder. Malapit lang din naman ang mga bahay nila. Dun kasi kila Lola. Lahat ng mga kamag-anak namin, magkakalapit lang ang bahay. Ang kukulit namin nung gabing yon. Nagtatawanan pa kami. Si Tia lumabas sa kwarto. Rinding-rindi na raw siya sa ingay namin. Sawang-sawa na rin daw siya sa kakasaway. Ang malupit pa, pinapauwi na yung mga pinsan ko. May bukas pa naman daw. Humirit yung isang pinsan ko na 1 game na lang daw tapos uuwi na sila. Pinagbigyan naman ni Tia, pero bawas-bawasan na raw ang ingay kasi tulog na si Lola. Tama naman. Maya-maya, nagtawanan na naman kami at mas malakas na. Si Balong kasi na pinsan ko, nakatulog na pala sa isang sulok tapos tumama yung ulo niya sa upuan. Nara pa naman yun. Natawa kami sa reaksyon niya kasi kala mo na alimpungatan na ewan. Ang lakas ng halakhakan namin nun. Ultimo si Mama na nasa kwarto. Sinitsitan kami. Tapos, bigla na lang kumalampag yung dingding na plywood sa kwarto ni Lolo. 4 na malalakas. Parang galit na galit yung gumawa nun. Nung lumabas si Tia sa kwarto, tsaka lang namin na-realize na wala palang tao doon. Ang sabi ni Tia, "Sige, mag-ingay pa kayo." Ang sabi ko, "Wag maingay, di ba?" Ayaw ni Tatay ng maingay. Pagkatapos niyang sabihin 'yon, may kumalampag ulit sa dingding. Ganoon pa rin. Malakas. Doon na nagpulasan yung mga pinsan ko at umuwi na sa kanya-kanyang bahay. Dali-dali rin akong pumasok sa kwarto namin. Bago ako mahiga, narinig pa namin na naglaglagan yung mga gamit sa dating kwarto nila Lolo. Napasiksik na lang ako kay Mama sa sobrang takot ko. At sa isip ko, nagsosorry ako kay Lolo. Kinaumagahan, nagtawanan sila Mama nung kinuwento namin yun. Nung nabubuhay pa raw si Lolo, ayaw noon ng maingay. Kung ano yung ugali ni Tia, ganon na ganon si Lolo. Bugnutin tapos palasigaw. Gawain daw talaga nito na kalampagin yung dingding pag naiingayan. At hindi lang daw yon ang unang beses na nagparamdam si Lolo. Kaya sabi ulit ni Tia,
Huwag daw kaming maingay. Nung araw, wala kaming sariling TV. Wala rin kuryente sa bahay. Nakikinood lang kami sa kapitbahay. May kalayuan pa nga yun eh. Pero syempre, sabik kami sa mga palabas. Kaya tinitiis namin kahit madilim na sa daraanan namin pauwi. Lagi kaming magkasama ng kapatid ko. Tuwang-tuwa kaming dalawa kapag pinapayagan kami ni Mama na dumayo para lang makinood. Minsan nga na pagtitripan pa kami. Yung papatayin nila yung TV kapag parating na kami. Kaya ang ginagawa namin ng kapatid ko, hindi na namin pinapaalam na nandoon kami. Umaakyat na lang kami ng tahimik sa puno ng bayabas. Nakatapat kasi yung punong yon sa bintana nila. Kahit di namin naririnig yung sound ng TV, okay na rin. Hinuhulaan na lang namin yung mga sinasabi ng artista base sa kilos nila. Isang gabi, nanlumo kaming magkapatid nung nahuli kami ng matandang may-ari ng bahay na nasa puno kami. Ang sabi namin, nakikinood lang kami. Nagalit yung matanda. Para daw kaming magnanakaw sa ginagawa namin tapos pinauwi kami. Naglalakad na kami. Wala kaming ilaw o flashlight man lang. Kabisado naman namin yung daan at sanay na sanay talaga kami sa dilim. Wala sa bokabularyo naming magkapatid ang takot. Walang ano-ano. Mula sa malayo. Natanaw namin na parang maliwanag doon sa parating tanima ng kamoting kahoy. Malapit na sa amin yon. Ilang metrong lakaran na lang. Nung nando na kami sa taniman, napansin agad namin yung apoy sa puno ng kamagong. Nataranta kami ng kapatid ko. Kasi paano naman magkakaroon ng apoy doon? Ilang segundo lang, gumapang yung apoy na yon sa mga sanga tapos kumorteng hugis bilog. Nagpaikot-ikot yon sa puno. Kami ng kapatid ko, natulala lang. Gulat na gulat. Muntik pa akong maihi sa salawal nung bumulong sa akin yung kapatid ko. Santel mo yan, Manoy. Hinila ko siya ng malakas nung gumapang pababa yung apoy. Hinabol pa kami ng santel mo. Buti na lang, malapit na kami at hindi yon pumasok sa bakura namin. Ayon sa matatanda naming kabaryo, yung puno raw ng kamagong sa may tanima ng kamoteng kahoy. Iba't ibang elemento raw ang nagpapakita roon. Matagal na raw yun doon at hindi lang kami ang nakainkwentro ng mga nilalang na lumalabas doon. Kung iisipin, yung puno na yon ay portal patungo sa mundo nila. Iniwasan na naming lumabas kapag gabi, lalong-lalo na ang makinood sa kapitbahay. Kinse anyos na si Mama nung mga panahong yon. Birthday ng kanyang pinsan. Anak ni Lolo Fred na tito ni Mama. Siyempre dumalo ang aking ina. Napasarap ang kwentuhan ng mga magpipinsan at hindi niya napansin na gumagabi na. Malayo ang bahay nila Lolo Fred. Siguro nasa 30 o 40 minutos bago makarating sa kanila. Lagpas kasi ito sa sentro ng barangay namin. Natapos ang kasiyahan. Oras na para umuwi si Mama. Magpapahatid na lang daw siya kay Lolo Fred pauwi. Umalis na sila. Maliwanag daw ang buwan noon at mukhang dayaw. Dayaw ang tawag sa amin kapag kulay pula ang buwan. Lagpas na sila sa sentro. Ilang metro mula dito
ay madadaanan nila ang bahay ni Lola Sayong. Kilalang kilala si Lola Sayong ng mga taga rito dahil likas itong mabait at mapagbigay. Madami itong prutas at gulay na pananim na kapag inaanin niya ay asahan mong ibibigay niya ang iba nito sa mga kapitbahay. 89 anyos na ito, pero malakas pa ang pangangatawan at mapagbiro pa. May 2 anak na lalaki. Yung panganay ay nasa Maynila. Yung isa naman ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Alagain pa rin ito kahit nasa wastong gulang na. Masayang namumuhay si Lola Sayong kahit 2 lang sila sa bahay, kasama ang alaga nitong aso. Ilang hakbang na lang ay madadaanan na nila ang bahay nito. Masaya silang naghuhuntahan ni Lolo Fred nang matigilan sila. May itim na aso sa gitna ng daan na tila nag-aabang. Kitang-kita sa sinag ng buwan na nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway. Alam nilang aso ito ni Lola Sayong. Nagulat sila dahil napakabait nito at halos lahat ng dumadaan doon ay kinakawagan nito ng buntot na parabang lahat ay amo niya. Ilang segundo silang nakipagtitigan sa aso. Mabuti na lang ay mabilis na nakakuha ng sanga ng puno si Lolo Fred. Pilit niyang binubugaw yung aso, pero hindi ito natinag. Sumugod ito kay Lolo Fred. Patalon itong umatake, at buti na lang ay damit niya lang ang nakagat nito. Nagpambuno si Lolo Fred at ang aso. Si Mama ay umiiyak na sa takot at natataranta. Kumalas ito sa pagkakakagat nang tusukin ito ni Lolo ng sanga. Bahagyang bumaon yung dulo nito. Umiiyak itong tumakbo papunta sa likod ng bahay ni Lola Sayong. Pagkatapos nun ay naihatid na ni Lolo Fred sa bahay si Mama at umuwi na rin ito. Kinabukasan, magkasama si na Mama, Lola at Lolo Fred na pumunta sa bahay ni Lola Sayong. Nagdidilig ito ng halaman ng matanaw nila. Malayo pa lang ay kumaway ito at nakangiti. Sadyang mabait talaga ito. Kaya magalang nilang pinakiusapan ng matanda na sana ay ikadena nito ang aso niya matapos ikwento ang nangyari kagabi. Humingi ng paumanhin si Lolo Fred sa pagkakatusok niya sa aso nito. Dagdag pa niya ay baka nauulol ito at maaari pang mang-atake ng ibang tao kung hahayaan lang itong ganoon. 2 lang ang naging reaksyon ni Lola Sayong. Takang-taka ito at bakas ang lungkot sa mukha. Nagpaalam na sila Mama dito, pero bago sila makalayo ay humirit ito. 2 linggo nang patay ang aso ko.